Jovit Baldivino, isa sa pinaka-inaabangang manganganta sa bansa mula nang ito ay naging kampiyon sa Pilipinas Got Talent. Matapos dalhin sa ospital, galing sa isang salo-salo, pumanaw ang lalaki noong Huwebes sa Batangas at ang dahilan ay pagputok ng ugat sa utak. Ikinagulat ng buong bansa ang hindi inaasahang pagpanaw ng singer. Subalit manginginig pati ang iyong kalamnan sa malalaman mo na base sa mga eksperto, madali lamang gamutin at bigyang lunas ang sakit ni Jovit. At kung naagapan ay, hindi na sana nahantong sa mapait na karanasan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mukhang mapait ang Pasko para sa pamilya ni Jovit. Masakit sa loob ng kanyang mga fans ang dinanas ng idolo. Pero hindi na sana naging malungkot ang katapusan ng taon kung ang sakit ng singer ay naagapan. Maraming pinasayang magaling na manganganta mula sa Luzon, Kabisayan at sa Mindanao. Naging popular ang ginintuang boses na unang ikinamangha ng mga judges sa contest noong taong 2010. Dating nagtitinda lamang ng siomay sa Batangas habang nasa high school, ngunit ang kapalaran ay sadyang maganda. Nagwagay ng halagang 2 milyon ang talento ni Jovit at bumihag sa puso ng maraming Pilipino. Malapit ang pamilya ni na Hilario at Cristeta kasama ang asawang si Camille Ann. Dati na itong nakararamdam ng sakit pero hindi gaano kalala. Sa katunayan, sinabi na bago matapos ang buwan ng Nobyembre, nakaranas ito ng isang mild stroke. 5 araw siya na-confined bago naka-recover sa bahay. Ayon sa ospital, mayroon daw itong enlarged heart at namanas. Patunay na ang sakit ay meron ng mga maagang senyales. Simptomas na mas maigi kung inagapan, ngunit malala kung ipagwalang bahala. Pinagsabihin na ito ng doktor na mag-ingat at binigyan ng gamot para sa high blood. Subalit hindi nito matiis ang imbita sa kanya mula sa mga kaibigan. Sa gabi ng Christmas party, 3 Disyembre, binigyan ni Jovit ng isa pang kahanga-hangang performance ang mga naghihintay sa Batangas. 3 numero ang binanata ni Bundoy. Una ang kantang Faithfully na siguradong ikinatuwa ng mga nakikinig habang ang mga fans ay kinikilig. Pagdating sa 3 kanta, mapapansin sa mga poets na tila nahihirapang huminga ang lalaki. Mga 1 oras matapos ang 3 kanta, tahimik na nakaupo si Jovit at walang imik. Tinanong ito ng mga nakapansin kung okay lang siya. Nauuta lang sagot, medyo naglalaway at nakangiwi ang bibig. Senyales na mayroong nararanasan ng singer na hindi maganda. At alam ng iba, nakagagaling lang nito mula sa ospital. Mga 10 siguro noong sinugod ito, nagsasalita pa naman ayon sa mga saksi. Hindi nila alam na iyon na ang kahuli-huli ang pagkakataon na ang manganganta ay magbubukas ng bibig. Matapos itong gamutin, dinala sa ICU ng Jesus of Nazareth Hospital ng Batangas upang maobserbahan. Sa una ay tila maganda ang tingin ng pamilya ni Jovit, pero walang duda, nakabado ang lahat. Ganun pa man, ang dalangin ay makarecover sana sa pagka-comatose at malunasan ng sakit. Maraming naghihintay na ito ay kumantang muli. 1 araw na walang tulog si Camille Ann, kasamang nag-aalala si nanay at si tatay at ibang kapamilya. Maraming gumagaling kahit na comatose ang isang pasyente. Pero ayon sa CT scan, nagkaroon si Jovit ng 1 blood clot sa utak o pamumuo ng dugo. Isang nakagigimbal na senyales na pumutok ang ugat nito sa ulo. Paano malulunasan ang aneurysm?
Madaling araw, mga alas 4 ng ikasyam ng Disyembre, pumanaw si Jovid. Kagana pang hindi maisip kung bakit, mabigat sa dibdib, sobrang sakit. Walang maikukumpara sa nararanasan ng mga magulang sa pagpanaw ng minamahal na anak. Kalungkutan na hindi kailanman mapupukaw sa pagpanaw ng isang asawa. Ang taos-pusong mensahe ng milyong-milyong mga fans ay condolence. Ang sakit na aneurysm o paglobo sa isang bahagi ng ugat sa utak ay madaling malunasan. Ngunit kapag pumutok, makalalabas ang dugo at matutuyo sa utak, ito ay nakamamatay. Ang pahayag ng stroke.com, isang sangay ng American Stroke Association, na kapag pumutok ang ugat sa utak, 40% ang posibilidad na ikamamatay ito. At mga 60% ang posibilidad na magkaroon ng brain damage ang isa. Sa madaling sabi, ayon sa mga eksperto ng American Stroke Association, 50-50 ang lagay mo kung puputok ang ugat sa ulo. Ito ang tinatawag nilang subarachnoid hemorrhage. Ganon din naman ang sabi ng mga dalubhasa sa Universidad ng South Australia na kung puputok ang ugat sa utak, 50-50 nga ang lagay. Sinabi din sa pahayag na kalahating milyong katao bawat taon ang namamatay dahil sa pagputok ng ugat. Kung matatandaan, ito din ang ikinamatay ng aktres na si Isabel Granada noong taong 2017. At ang ina ni Bruno Mars ay namatay din dahil sa aneurysm. Sa Pilipinas, ang sabi ng PhilippineNews.com, kadalasan ng mga kaso ng aneurysm ay hindi na ire-report. Nalalaman na lang kapag isinugod sa ospital ang pasyente, kaso huli na ang lahat. Katulad ng nangyari kay Jovit Baldivino, nakita sa kanyang CT scan ang namuong dugo sa kanyang utak dahil sa may pumutok na ugat. Paano ba malalaman kung ang isa ay mayroong aneurysm? Makikita ang paglobo sa ugat ng utak sa CT scan o MRI. Siyempre, hindi naman lahat ay kailangan magpa-scan kung wala namang simptomas. Ang sabi ng European Stroke Association na pwedeng mamana sa pamilyang mayroong mga aneurysm ang karamdaman. Ibig sabihin, kung isa sa pamilya ay may aneurysm, mas maigi kung magpapasuri ang mga kaanak. Sinabi ng Department of Health sa Pilipinas na mabuting magmatsyag kung mayroong high blood ang isa. Kung palagi nilang sumasakit ang ulo at madalas nahihilo ng ilang oras, minsan ay ilang araw. Kaya ang payo ng Very Well Health ay una, quit smoking o tumigil sa paninigarilyo. Masama din kung ang isa ay nakakasinghot ng usok sa ibang naninigarilyo, ang tinatawag nilang secondhand smoking. Kailangan din ang healthy diet o kumain ng masustansyang pagkain. Iwasan daw ang mamantikang prito, lalo na mga deep fried na mabibili sa mga street foods. Sa madaling sabi, kapag puro mantika, ikaw ay bubulata. Hindi ka ba nagtataka na nangunguna ang Japan, Hong Kong, Singapore at Switzerland sa mga may mamamayan na nabubuhay ng matagal? Pero ayon sa Worldometers, ang Pilipinas ay pang-isang daan. At ang average daw na tagal ng buhay sa bansa ay 71 years old lamang. Totoo na may umaabot ng 80, minsan ay 90 anyos. Pero ang karamihan ay mas mababa. Kung hindi ka naniniwala, pagmasdan mo ang street food sa Japan at sa Hong Kong, tignan mo ang pagkakaiba ng kanilang pagkain sa street food ng Pilipinas. Ito ang sabi ng Medical News Today na may ugnay ang pritong pagkain sa karamdamang cardiovascular. Ito rin ang sabi ng Everyday Health upang makaiwas sa posibilidad ng aneurysm. Kumain ng maayos, tumigil sa paninigarilyo, palaging mag-exercise at huwag ma-stress. Batay sa pagsusuri, ilang milyong katawang mayroong lobo sa ugat ng utak. Ngunit dahil sa kanilang healthy lifestyle, hindi pumuputok ang ugat. Kaya kung sa simula ay naagapan agad ang karamdaman ni Jovit na kapag CT scan o MRI, naagapan sana ito at nalunasan ang sakit. Kung ito ay nagawa, marahil hanggang ngayon ay kapiling pa rin ang lalaki ng kanyang pamilya. Ganun pa man, ang mensahe sa lahat ay huwag magpawalang bahala kung ang isa ay may masamang nararamdaman. Anong aral ang mapupulot dito? Batay sa mga eksperto, ang sakit na aneurysm ay maiiwasan kung babaguhin ng isa ang kanyang pamumuhay, katulad ng pagtigil sa mga bisyo at pagkain ng maayos. Ilang milyong mga Pilipino katulad ni Jovit ang mayroong aneurysm.
na kung hahayaan ay magiging masaklap ang mararanasan, pero kung agapan, maaaring mas tumagal pa ang buhay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.